One does not live on bread alone, but on every word that comes forth from the mouth of God. Tungod sa imong agugma, giluwas mo kami. Tungod sa imong agugma, giluwas mo kami. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus moved about within Galilee, and he had decided not to travel to Judea because some of the Jews were looking for a chance to kill him. The Jewish feast of Booths drew near. Once his brothers had gone up to the festival, he too went up, but as if in secret and not for all to see. And some of the people of Jerusalem remarked, "Is this not the one they want to kill? Here he is speaking in public, and they don't say a word to him. Perhaps even the authorities have decided that this is the Messiah. Still, we know where this man is from. When the Messiah comes, no one is supposed to know his origins." At this, Jesus, who was teaching in the temple area, cried out, "So you know me, and you know my origins. The truth is, I have not come of myself. I was sent by the one who has the right to send. And him you do not know. I know him because it is from him I come. He sent me." At this, they tried to seize him, but no one laid a finger on him because his hour had not yet come. Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Mayong aga sa iyo, tanan. Today, in the Gospel, as we heard it, we heard that Jesus participated the commemoration of the 40 years of the Israelite people who traveled in the desert. Kasi mayroong tradisyon ang mga Hudyo na every year meron silang tinatawag na Feast of Tabernacle. Pumupunta sila sa Jerusalem, at doon sa Jerusalem they will commemorate and celebrate the 40 years of this journey in the desert with Moses. So gagawa sila ng mga tent sa mga gilid ng Jerusalem to participate in that event. Oh, mahabang event yan, mga siguro isang linggo, normally isang linggo ang event na yan. And so Jesus wanted to participate in that commemoration. In fact, pumunta si Jesus kasama ang mga disipulo in secret, but then sa kalagitnaan po ng events na yon, sa kalagitnaan ng events na yon, nagpakita si Jesus and began teaching the Word of God. Mga kapatid, yung pagpakita ni Jesus na kahit na alam niya delikado, na kahit na alam niya hinahanap siya at tinutugis siya sa mga tao, hindi siya nagpatinag. Tumayo siya. Nagsalita. Ikinalat ang salita ng Diyos after this celebration of the commemoration of the Feast of the Tabernacle. The braveness of Moses
during these 40 years in the desert, leading the people to the promised land, is the same thing that Jesus showed the people in Jerusalem, that braveness that He showed na sa kalagitnaan ng events, kalagitnaan ng ginagawa nilang commemoration, nagpakita si Jesus telling them that I am the new Moses, that I am the one sent by God to lead you. Kaya nga dito sa ating ebanghelyo, napakagandang bagay itong pagnilayan sa ebanghelyo. Jesus, who was teaching in the temple area, cried out, "So you know me? Oh, the truth is, I have not come of myself. I was sent by the one who has the right to send. And him you do not know." Si Jesus ang bagong Moses. Kaya nga dito sa misa natin, every time that we celebrate and come in the celebration of the Mass, we also commemorate. You know, alam niyo po ang ibig sabihin ng banal na Eucharistia, the sacrament of the Eucharist. It is also called a commemoration. The celebration of the Eucharist is a commemoration of what Jesus did to us. Jesus, once in His life, has done something to us. So there is also a relationship. Every time that we come to church, we also commemorate the braveness of Jesus, that love of God, that sacrifice of Jesus. And He is telling every time that we come into church commemorating this event, the life of Jesus in the Eucharist, He is also telling us that we have the right to lead the people who do not know God. You have the right to lead the people who do not know God. We have the right. Lagi kong sinasabi sa inyo, isa sa mga pinaka-importanting bahagi ng misa ang hindi lamang ang pagpasok sa simbahang ito. Isa sa mga pinaka-importanting bahagi ng misa ay ang paglabas sa pintuan ng simbahan. Bakit kamo? Anong meron sa paglabas sa pintuan ng simbahan after commemorating the events of the life of Jesus in the Eucharist, after hearing the Word of God, after receiving God, Christ in the communion, you have the right to tell to others the salvation that you have received and graces that you have received from God. Yan ang ibig sabihin nun, mga kapatid. Tignan mo, kinunekta natin lahat yung readings ngayong araw na ito. The essence is, we also commemorate what Moses and Jesus did during their time. So tayo sana, magkakaroon ng kabuluhan yung commemoration na ito. Nakuhan niyo ako? Ha? Sana magkakaroon ng kabuluhan ang commemoration na ito. We do not only sit there in the celebration of the Mass. Hindi tayo pupunta dito sa misa para matulog. Maraming natutulog. This is part of our sacrifices. We too have to commemorate the events, what God has done for us. Yung Lenten season is also a commemoration. Lalong-lalo na palapit na tayo doon sa Holy Week. Dapat mayroon tayong resolve. Paigtingin natin
ang ating mga corporal works of mercy. Because as much as we commemorate, as much as we go to church every day in our lives, as much as we come to church and celebrate, we commemorate those events. And dapat mayroong kabuluhan sa buhay. Yung commemoration na yun, yung pag-upo mo dyan, yung pagsali natin sa misa, dapat mayroong kabuluhan. Dapat pagkarinig natin ang salita ng Diyos, mayroon tayong dadalhin sa ating kapwa na hindi nagsimba ngayong araw na ito. Mayroon kang dadalhin sa iyong pamilya na hindi nagsimba ngayong araw na ito. Mayroon kang dadalhin sa iyong asawa, sa iyong mga anak, na hindi man lamang masilayan ang simbahan. Ilan sa atin dito na may mga pamilya, na hindi lahat nagpupunta sa simbahan. Araw-araw tayong nagsisimba. I'm telling you now, Jesus lead the people by proclaiming them the word of God during the time of the feast in Jerusalem, the Feast of Tabernacle. He also participated in that commemoration of the events of the 40 years when Moses traveled in the desert together with the people from Egypt to go to the Holy Land. You, we, today are also commemorating the events that Jesus done for us. Kuha niyo ko. Sana nakuha niyo ako. We cannot even preach to our families. So yung resolve natin ngayon, paglabas natin ng pintuan, ang una nating sabihin sa mga pamilya natin, asawa mo, bana mo, anak mo, teach them to go to church. We will lead them. Jesus today is commissioning each and every one of you to lead the people to have faith in God. Yun ang ibig sabihin noon. Kaya nga ako, mga staff ko sa, ako at least sa staff ko sa akin dito sa Coast Guard, yung mga staff ko, hindi ako pumapayag na hindi magsisimba. Oh, kahit nandyan yan sila, nandyan sa gilid, hindi ako pumapayag dun. Kasi bakit? That is my obligation to tell. As much as I have received this commemoration in a celebration of the Mass, I am also commemorating the sacrifices that Jesus had done for all of us. Tani, hindi tayo mahadlok na maghambal sang pulong sang Diyos. Hindi kita mahuya na maghambal sang pulong sang Diyos. When you go to your offices, to your works, at least, hindi marites ang sasabihin natin. Puro na lang marites araw-araw eh. Puro na lang marites araw-araw lang tayong pinag-uusapan. Pagpasok ng umaga hanggang mag-8 hours, hindi man lang tayo makakapag-usap doon sa opisina natin ng tungkol sa Diyos. Nagawa niyo na ba yan? Hindi man lang tayo nakakapag-usap. Minsan ba sa ating mga opisina, sa mga trabaho, nakapag-usap tayo, nakapagsalita tayo ng tungkol sa Diyos? Napag-usapan natin ang tungkol sa Biblia? Natutuwa ako, yung mga umakyat na mga bases, dala-dala ang mga Biblia. At least doon natutuwa ako. No matter what their intention is, pero natutuwa ako,
may naipapakita silang Biblia at nasasabing salita ng Diyos. Bahala na kung anong intensyon nila, mangulekta o anuman. Pero natutuwa ako. Because in that way, they are leading the people at least to hear the word of God. Ilang tao at ilang milyon ang zombie ngayong panahon na ito. Walang pakialam. Paglabas natin dito, lahat ng tao nasa cellphone. Paglabas natin sa ating pamamahay, sa school, lahat ng tao nasa cellphone. Bakit? Salita ng Diyos ba ang pinapakinggan niya? Hindi. Internet, Facebook, Twitter, and so on and so forth. Kayong nandirito ngayon, God called you to lead the people. Please all stand. As we journey through life, let us pray for the courage to speak and work for the truth. In every petition, let us say, Lord, make us strong in your truth. Lord, make us strong. You choose the Virgin Mary as the mother of your Son. Have mercy on all who look for your gift of salvation. Let us pray to the Lord. Lord, make us strong in your truth. You sent Gabriel to give Mary your message of peace and joy. Give to the whole world the joy of salvation and your gift of true peace. Let us pray to the Lord. Lord, make us strong in your truth. Make gave her consent, the Holy Spirit overshadowed her, and your word came to dwell among us. Touch our hearts that we may welcome Christ as Mary did. Let us pray to the Lord. Lord, make us strong in your truth. You look with love on the humble and fill the hungry with your gifts. Raise up the downcast, help all in need, comfort and strengthen the dying. Let us pray to the Lord. Lord, make us strong in your truth. Lord, our God, you alone work wonders, and with you all things are possible. Give us the fullness of salvation when you raise up the dead on the last day. Let us pray to the Lord. Lord, make us strong in your truth. Father in heaven, you sent your Son to suffer for us. Grant that through our faith in Him, we may struggle against unbelief in ourselves and in the world. We ask this through Christ our Lord. Amen. Amen.